Hello, hello, hello! Andito na naman tayo sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At sa araw na ito, ang kasama natin ay isa ring lolo. Kasi alam niyo naman, pagkabuwan ng Hulyo, sineselebrate natin yung World Day for Grandparents and the Aging or the Elderly. Walang iba kung hindi si Tito Pablo de Guzman. Ayan, Tito Pablo, ito ang iyong tsaa. At sasabayan mo kami sa pag-inom ng ating afternoon tea. So, Tito Pablo, mag-hello ka naman sa ating mga lolos and lolas, titos and titas. Magandang araw po sa inyo lahat. Nagpapasalamat ako at ako'y naimbitihan ni Doktora Gaines sa araw na ito upang magbigay ng aking mga karanasan bilang isang lolo. Ayan. So, alam ko, excited na po kayong lahat kasi itong buong buwan ng Hulyo, ito ay panahon ninyo. Kasi kahit hindi lolo, kahit hindi lola, basta elderly. At ibig sabihin yan, pasok na ho, pagka senior citizen, di ba? So, unang-unang tanong, Tito Pablo, bakit ba, ano ba ang iyong nickname? Ang nickname ko, marami. Merong Pabling, may Pabs, may Ambo. Yun. Kasi pinanganak ako during the Feast of St. Paul. Naku, ibig sabihin yan, malapit na. No? Malapit na. malapit na. At pang ilang birthday mo na po yun? Pang 76 na birthday na to. Wow, no? Age reveal ho yan. Alam mo, Tito Pablo, dito sa ating programa, hindi gender reveal, kung hindi age reveal. At kayong mga lolos and lolas, ngayong July 1, ha? Belated happy birthday na kay Tito Pablo. Siya ay 76 years old na. So let us praise the Lord. At bago ho tayo magpatuloy sa ating programa, alam nyo ang serye na ating binubuo ay nakabase din po sa salita ng Diyos. So for the entire month of July, pag-usapan natin ang The Grace of Grandparents. Yan po ang title ng ating serye for July, The Grace of Grandparents. Na ibig sabihin may grasya, may biyaya ang pagiging lolo at lola. So hayaan niyong basahin ko sa inyo mula sa Old Testament, sa Deuteronomy chapter 4, verse 9. Ang sabi po, "Only be careful and watch yourselves closely so that you do not forget the things your eyes have seen or let them fade from your heart as long as you live. Teach them to your children and to their children after them." Ang ganda po ano, ibig sabihin lolos and lolas, kahit minsan may senior moments na tinatawag, nakakalimutan ng ilang bagay, pero may mahalagang bagay sa buhay natin na hindi daw dapat nililimot. At ito daw ay ipasa natin sa ating mga anak, children's children. Sino ba yun? Di apo. So simulan ko na ngayon sa iyo, Tito Pablo, no? So sa iyong mga magulang, ilan ba kayong magkakapatid? Actually, 13 kami. Ay, kaunti. Kaunti lang ho sila. 13. Pang ilan ka po doon? Pansyam, ako yung first boy sa family. Ang sinundan ko ay 8 babae. Talaga? Lahat ho yan buhay na pinanganak? Lahat buhay, pero ang mga nag-mature lang, 8 lang kami. Ah, okay. 8 lang kami. Pero ano, panganay ka pala sa lalaki. Panganay sa lalaki. So imagine, no, sunod-sunod. Kaya siguro ho dumami. Kasi iniintay ka. Eh, sabi ko nga, kung totoo yung sinabi ni dating Secretary of Health, si Juan Plavier, na magpa-family planning, wala ako ngayon dito sa mundo. Kasi ang sinundan ko ay 8 babae. So nakalagpas na ng isang sa basketball team, no? Kung totoo si, no? O volleyball team, yun na ngayon ang uso sa atin. So nagdiwang ang buong pamilya ng De Guzman nang lumabas ang isang Pablo De Guzman. Sabi nila, sabi nila,
Dahil nga ako yung ginawang kalendaryo ng mga kabarangay ko. Dahil by the time na itatransfer kami from yung east side, west side ng South Super Highway going to the east side, pinanganak ako. Oh. Kaya hindi natuloy. The following day, pala kami nakalipat doon. At yun ang naging tanda ng mga taga ron sa amin na tuwing tatanong nila ko kung ilang taon na kami, alam nila na ganun katagal kami doon sa lugar ng Pio del Pilar. Ayun. Dito sa Makati. So, lehitimong taga Makati pala ang mga de Guzman. At yung paglilipat na yon ay kasabay ng paglabas mo sa mundong ibabaw. Tama. So, may kasaysayan ka pala sa kanila. So, sabi mo, ikaw nga ang kalendaryo. Oo. Saka napatapat pa doon sa Peace ni St. Peter, St. Paul, which is June 29 and June 30. Wow, memorize na memorize. Kasi doon talaga kinuha ang iyong pangalan. So pagka nagpe-piesta po dyan sa poblasyon, kayo ay dumadayo. Oo, ano yan, walang pati dyan, mapera na lang. Kung ba merong disaster, baha, ano, parating andyan ako. So, pero dyan din po ba kayo bininyagan? Ang alam ko, diyan ako bininyagan. Ayan, lolos and lolas, napaka-importante nito ha. Baka kayo hindi nyo na maalala saan kayo bininyagan, pero si Tito Pablo memorize niya. Oh, dahil buho pa yung aking partida botismo. Aba! Kastila pa yung wordings. Natatandaan nyo po ba yung petsa ng pagkakabinyag sa inyo? Ang alam ko, mga August ako. August ako dahil hindi ko na review ulit. Kasi nung Tito Pablo, alam niyo ho, lolos and lolas, nung panahon, nung unang panahon, di ba, pagkapanganak, talagang ilang buwan lang ang lilipas. Di ba? Dalawang buwan. Papabinyag na. Eh ngayon may nakikita tayo, lalaki na, naglalakad na yung bata eh. Mm-hmm. Pero during that time, talagang sinisikap ng bawat magulang na mabinyagan agad. Tama. Para maging Kristiyano. Tama. At anak ng Diyos. Maganda yung kwento mo, Tito Pablo, kasi hindi lang dun sa kapanganakan mo, pero naging patron mo talaga si San Pablo. Tama. Kasi ultimo binyag. Tapos tuwing magbe-birthday ka, eh kung 76 years old ka na, posible sigurong 70 years ka nang nagbabalik-balik dyan sa simbahan na... 75 years. O, 75 years sa Saints Peter and Paul. Ganyan ho ba kalakaran sa pamilya nyo? Talagang sa santo pinapangalan ang mga anak? Oo, nung araw yun eh. Kaya lang, ngayon nga, nagugulat ako. Sa iba na nila, kinukuha yung ano, yung mga pangalan ng mga bata. Mm-mm. Saka, ganun pa rin. Ako bilang ano pinaka lolo, nagsasuggest ako sa mga anak ko na in 2 months time pabinyagan niyo na yung mga anak niyo. Kasi nung araw pagka bininyagan sa umaga, sa hapon kumpil. Oy, totoo. Nakaka-relate ang lolos and lolas. Ngayon iba. Binyag tapos mga 11 years ata. Yes, 11, 12 years, ganyan. Oo, dahil para daw naiintindihan na ng bata, yung mga aral ng ano ng obispo. Tama, tama. Kasi bishop ang nag-o-officiate ng kumpil. So, Tito Pablo, dun sa 13 kayo, eh di parang laging piyesta ng bayan ng bahay nyo. Parang laging may barangay event. Oo, mahabang ano, mahabang lamensa. Mahabang kasya lamensa. Kayo talaga 15. Kasi kung 13 kayo, dalawang yung magulang. Kasya. Kasya talaga. Kasya. Paano naman ang hatian nyo sa pagkain? Ano ang mga nakakatawa dyan? Ano yun? May rasyon ka, no? Kung halimbawa, pritong isda, isa-isa lang yun, bawat isa. Ngayon, palibasa, lalaki, tinatago ko yung ulam ko pagka nakita ng nanay ko, bibigyan ulit ako ng isa. Kaya nakakadoble ako. So, kasi special talaga pagtingin sa'yo dahil unang lalaki nga. Pero yung sumunod po sa'yo? Lalaki. Ah, lalaki na. After nun lalaki na yun, 3 babae pa. Oh, so dalawa lang kayo talaga na dalawa lalaki lang, sa pamilya. Natatandaan niyo ko kung ilang taon na yung bunso niyo? 69.
Talagang mga senior citizen na hulat sila. Kung 69 yung bunso. 69. Yung panganay, yung ate ninyo. 92. Buhay pa po? Buhay pa. Wow naman. Let us praise the Lord. Nakubatiin mo, Tito Pablo, ang iyong panganay, ang iyong mga kapatid. Actually, yung kapatid ko, yung ate ko, ay nasa Australia ngayon. Siya yung nanay nung dating nag-artista na si Boyet Orca. Oo, naku, kilala niyo ba si Boyet Orca? Siya, yung generation ngayon, hindi na. Pero yung generation natin, kilala natin. Yung panahon ni na Maribel Unon, na Winnie Santos. Tama, tama. Yan sila. Eh, binabati ko siya nung nakaraang January, nag-92 na siya. At ang kinalulungkot ko lang, nag-iba siya ng nationality. Ah. Hindi na siya Pilipino. Australian citizen. Na siya. So lahat na ng pamilya niya ay nandun na. Nandun na. So ang mga apo mo, matigas na English na. No. Hindi na makakatagalog talaga yon. No. So nakakatuwa naman ho, isang biyaya. Kayong 13 magkakapatid, lahat buhay. Actually, ang mga nag-matured sa amin 13 ay 8 lang kami. No. Tapos ngayon, namatay na yung 3, yung only brother ko. Yung kasunod saka mo. Saka yung second at saka yung pang-third dun sa panganay, namatay na rin. Kaya 5 na lang kami. Ah, okay. Pero at least andyan, magkakasama pa rin magkakasama sa awa ng Diyos. Oo. Ang iyong mga magulang talagang hands-on ho na pinalaki kayo. Oo, na ano. Talagang... Actually, yung father ko, ano lang yan? Ang alam ko, grade 2 lang yan. No? Yung mother ko naman, grade 1. Pero para magkaroon ka ng 13 anak, talagang nagsikap sila. Kaya proud ako na naging Makati property owner kami sa sikap ng mga magulang ko. Opo, alam niyo na yun, lolos at lolas, pag sinabing Makati. Prime ano talaga yan, ano? Residency na tinatawag. Mm. Eh ngayon nga, pag senior, saan ho kayo senior citizen? Saan kayo, anong association nyo sa senior citizen? Yung association ng mga senior citizen ng Pilipinas. Yung sa Philippine level, national level. Oo. Si Brother Pablo talaga, di ba? Ayan. So mamaya tatanungin natin, baka may mga alam siyang update no sa mga ayuda. Alam niyo yung lolos and lolas, lagi nga na inaabangan eh, di ba? Yung mga libreng sine, ewan ko, depende ba yan sa LGU? Actually, ako nung mag-60 ako, that was 98. Nag-60 ko, no? 98. Di ko matanggap na senior ako. In denial pa. Nagamit ko, first time po nagamit yung aking senior citizen for 20% discount, 61 na ako. Isang taon pala bago mo natanggap, ha? Oh, dahil meron na akong mga maintenance. Kailangan ko yung 20% na discount na napakahalaga para sa mga senior. Compared doon sa mga senior nung araw, wala sila niyan. Pero tama. Ngayon, nai-enjoy ng mga senior. Eh, sa sinihan dito sa Makati, dito, kahit araw-araw ka manood ng sine, libre ka. Mm-mm. Sa ibang localities, once a week lang. May araw sa lang. Sa Makati, araw-araw. No? Araw-araw. Eh, sad to say, hindi ko pa nagagamit yung aking senior citizen para sa mga sinehan. Kasi, unang-una, wala nang time. No? Pangalawa, hindi mahilig yung mga apo ko. Pagka gusto, ayaw nila ng sine. Hindi ako nanonood. Pero Tito Pablo, malaking bagay na po na yung 20% ay nagagamit ng lolos and lolas natin sa kanilang maintenance. Oh. Kasi syempre naman ho, wag na i-deny pag tumatanda,
may maintenance ho talagang tinatawag, di ba? Kaya ang laking bagay ho yun, malaking tulong talaga. Pero gusto kong balikan dahil natutuwa ako sa inyo, no? Ang dami-dami ninyo. Eh, pero paborito ka ba? Ibig sabihin kong paborito, hindi ka inuutusan, ikaw ay naka-reserve, pang ano ka lang, pag naglalaro ka lang. Ganun ba? Ginawa ka bang superstar ng nanay at tatay? Actually, hindi ng nanay at tatay, kundi ng mga kapatid ko. Ah. Nung Boy Scout ako, kasi nung araw naman, walang Cub Scout, Boy Scout kagad. Diretso. Ano? Naging first class Boy Scout ako nang hindi ako marunong magtali ng panyo. Hindi ako marunong magsuot ng medyas, ng uniforme. Kasi walo yung alalay ko. Tama. May taga-suklay, may taga-suot ng uniforme, taga-suot ng medya, sapatos. Doon ko na-enjoy yung pagiging unang anak, kapatid na lalaki. So, babing-baby ka nila. Babing-baby. Tapos, ikaw po ba ang pinakamatangkad sa inyo? Ako. Ikaw talaga. Ako ang pinakamatangkad. Ano matangkad ho talaga si Tito Pablo, no? Pag makikita niyo siya talaga. So, nakakatuwa pala. Eh, paano? Hindi ka inaaway? Excuse ka sa mga away? What do you mean? Pag nag-aaway-aaway kayo mga bata, syempre naglalaro kayo. So, ikaw laging excuse ka. Oo, excuse. Hindi ka papatulan talaga. Oo, dahil ano nga, only boy eh. Eh, paano naman ho na nagbibinata ka na? Pinakialaman ba nila ang iyong mga, alam mo na, pag binata, may mga crush, naliligaw, tsaka yung college life mo, sila ba'y pinangunahan ka ba? Actually, nung ako'y nagbibinata, kasi spoiled brat ako, no? Natututo kong mangupit doon sa tindahan namin, no? Kaya napabayaan ko yung pag-aaral ko. Ngayon, yung father ko, being a disciplinarian one, tiniis niya ako. Pinahinto niya ako sa school. First year high school. Sabi niya, nung after 2 years, sabi ko sa kanya, gusto ko na mag-aral ng high school. Ang sabi niya, pwede. Dahil dati ka naman nag-aaral. Sabi ko, nagpa-enroll ako. After ko ma-enroll, sinabi ko sa father ko, nag-enroll na po ako, tatay. Eh, ang kailangan ko ay pang-matrikula. Sabi ng father ko, wala sa usapan natin yan. Dahil noong pinag-aaral kita, nagluko ka. Kaya ngayon, kung gusto mo mag-aaral, maghanap buhay ka. Dahil mahilig ako sa cycling nung araw, sabi ko, ano kaya ang trabaho ko para ma-happy ako? Nag-newsboy ako, yung nagrarasyon ng dyaryo. Wow. No? Kaya naging working student ako from first year high school until na matapos ko yung aking college. Aba, antindi. Mahaba-habang working student yan. Mahaba. Ha? Ang normal, college lang nag-working student eh. Pero sa'yo po, mas maaga pa. Oo, nadisiplina ako nung father ko. Oo. Kaya ang sabi ko, ano kaya, anak kaya ako talaga nito? Dahil May tampo. Oo, dahil nakita ko na hindi naman kami mahirap, bakit tinitiis niya akong mahirapan? Pero nung maglaon, na-realize ko na para pala sa akin yon. Dahil nakita ko kung gaano kahalaga kitain ng pera after nung disiplinahin ako ng father ko. Hanggang sa gumraduate ako ng high school, walang umaten kasi nga dinidisiplina ako. Tiniis nila magbabago. Talaga. Pero ano yun, challenge ko yun. Sabi ko, ipuprove ko na mali sila. At yun ang naging inspirasyon ko na ako ay nakatapos sa sarili kong sikap. Talaga. So yan po ay grasya talaga, no? Isang biyaya kasi sa ibang tao, didibdibin yun, lalong sisirain ang buhay. Pero sa'yo, nakita mo yung wisdom na ginawang pagdidisiplina ng iyong pamilya para ikaw magsumikap talaga. So, ibig sabihin, yung pagtitinda po ng dyaryo ay hanggang college o nag-iba ka naman ng trabaho? Nung mag-college ako, naobliga ako na huminto ng pagdadyaryo kasi magte-training ako yung Reserve Officer Training Corps, no, ROTC.
kaya naobliga ako na huminto ng pagdadyaryo. Pero palibasa, nauubos na yung savings ko, kaya 2 years after, naghanap ulit ako ng trabaho. Naranasan kong maging janitor, no? Naranasan kong maging kargador, at naranasan ko din maging jeepney driver. Talaga, ang dami niyo palang karanasan. No, na ano. Pero, so kasabayan niya na nag-aaral po kayo sa kolehiyo? Napapagsabay niyo po yan? Napapagsabay. Kaya yung mga kasabayan ko, nauna sa akin sila ng isang taon mahigit. Kasi nga, working student ako. Pagka dumadating ako sa eskwela, late na ako. Akala ko, disadvantage yun. Yung pala, yung mga professor pala na yan, tatlo lang ang natatandaan niya sa mga estudyante niya. No? Ang mga natatandaan niya, yung mga matatalino, yung mga madalas absent at saka yung madalas late. Isa ko doon sa madalas late. So natatandaan ka, natatandaan. Hindi dahil sa matalino, kundi dahil sa late. Late. Dahil tatanungin, what's your name? Sasabihin ko, natatandaan nila. So, Tito Pablo, doon sa binanggit mong tatlong trabaho nung kolehiyo ka, alin doon ang pinakamahirap? Sabi mo, nagkargador, nag-jeepney driver, alin doon ang pinakamahirap? Doon, nag-janitor ako. No. Kasi, at 6 o'clock, hindi ka pa nag-aalmusal, hindi ka pa umiinom ng kape. CR na kaagad ang yung trabahan. Medyo may kapilyuan yung mga kasamahan ko. Hindi nila lilinisin yung CR. I-reserve sa'yo. Kaya babaliktad ang sikmura mo. Awang-awa ako sa sarili ko noon kasi sabi ko, bakit dinadanas ko to? No? Yun ang pananaw ko nung araw. Until nung naabot ko na itong aking... Well, Tito Pablo, gaano katagal yun? Yung sakripisyo mong yun as a janitor? As a janitor, inabot ako ng mahigit 1 taon, no? As a kargador, inabot ako ng mahigit 1 taon din, no? Tapos, as a driver, inabot ako ng mga 2 taon na yun. Ibig sabihin, mas magaang yung pagiging driver. Driver. kasi naging driver ako nung araw kasi, tinitingnan nila yung sa tangkad, kahit na yung pagpasok sa school, pagkaabot mo yung tenga mo, pwede ka ng grade 1. Ako, ang edad ko, 5 years old pa lang, natanggap na akong grade 1. Kasi abot mo na agad abot yung tenga. Oo. Kaya ako, 15 pa lang, binigyan na ako ng lisensya sa LTO. Ah, okay. Kaya marunong na akong magmaneho at the age of 15. Wow. Kasi ang lisensya ko, 18. Kasi nga, dahil iba yung patakaran nung araw. Hindi, tsaka nung araw, tinitignan yung matangkad. Tinitignan yung malaking bulas. Mm. Kaya kahit sa age, mababa. Pero pag mukha ka ng matured, okay na yan. So doon ho ay naging matalas ka. Kasi kasabayan ng pagmamaneho mo ay natatandaan mo sino nagbabayad at hindi nagbabayad. Tama. Pati ang pagsukli. Kasi ngayon, nung araw, honest yung mga tao. Nung bandang huli, ang mga nagpapalusot na hindi nagbabayad, mga lalaki lang. Ngayon, ultimong mga babae, nagpapalusot na rin dahil sa mahal na pamasahe. Yun. So may ano rin ho pala, may pagbabago rin pala no, sa klase ng mga nagko-commute, sa ating mga commuters. So ngayon ho, gusto ko naman malaman, di nag-college ka, paano mo pinili ang iyong kurso? Ang kurso ko, ang maipagmamalaki ko noon, lalo na doon sa mga kabarkada ko, no, management major ako. Commerce, business administration. Sila, accounting major. Ako, management. Kasi nung panahon namin, yun yung panahon na uso yung Mindiola. Mga rally. Rally. Sabi ko, ano to mangyayari kung ano ko ng accountancy, tapos magra-rally, di mass promotion, magme-major ako ng management. No? Ngayon, ang mga kaklase ko naman,
Kasi kilala ko yung sarili ko, hindi ako matalino eh, no? Siguro matyaga, dahil nga doon sa inabot kong hirap, ako na-exempt doon sa mga accounting exam. Oh. Yung mga kaklase ko, hindi sila. Kaya sabi nung, ano, ba't hindi ka mag-major ng accountancy? Sabi ko, ayoko, management lang ako. At yun, nagtuloy-tuloy hanggang sa sumobra na ako ng units kasi hindi, ano, yung kinakailangan, makagraduate ako eh. Makagraduate ako kasi mag-anim na taon na ako sa college. No, nauna na yung mga kaklase ko hanggang sa nung matapos ako, major in management. Wow! Yeah. Let us praise the Lord! So, kakaiba ho ang kwento ni Tito Pablo, ha? Hindi lang dun sa kanyang pagiging working student, kung hindi over siya sa units. Kasi tinatrabaho niya talaga kasi gusto niya na makagraduate talaga. Kumusta ho yung mga kasamahan niyo, no? Yung mga kaibigang tinutukoy niyo, shout out kayo at baka nanonood din sila. Dun sa mga, actually, nung araw, apat kami. Apat na lalaki, apat na babae, pero meron kaming treaty. Hindi kami magliligawan sa isa't isa. Aba, kakaibang no? Usapan yan. Hanggang sa gumraduate na kami, magkakasama pa rin kami. Yung una naming kabarkada ng lalaki, nag-asawa, kami yung mga abay. Mm. Tapos nung magkaanak, kami yung mga ninong. Nung mag-asawa naman ako, sila din yung mga sponsor ko, no? Wow. Yung, ano. So, par ngayon, ang contact ko na lang, tatlo na lang kami nagkakausap-usap. Pero may mga na mayapa na po ba? Apat na lalaki, apat na babae? Nakakalungkot, pero dalawa dun sa apat kaming lalaki ang namayapa na. Mm. No? Apat. So, mga dalawa. So, yung mag-hello kayo doon sa mga buhay pa. Sa mga buhay pa, actually, alam nila na ako ay makakasama sa programa ni Dr. Gaines, no? Panonoorin daw nila to. Niintay nila to. Na, ano. So, maganda yan. Naririnig niya yung inyong mga nakalipas, nakahapon. Oo. So, natupad nyo naman yon yung kasunduan na kayo ay hindi magliligawan. Natupad po yon. Natupad yon. Ang totoo nga yan eh. Yung ninang namin sa kasal, inirereto ko dun sa hipag niya. Uh-huh. Sabi ko, hindi ho kami magkakatalo. No? Yun ang naging kasunduan namin. Hanggang ngayon, yung nagsosurvive pa ng mga miyembro namin, ay nagkakausap kami. Ganun pa rin. So, ibig ba sabihin sila'y mas matanda sa inyo o magkakaedad ho kayo? Magkakaedad lang halos. Magkakaedad lang. So, napakasaya, no? Pag nagkikita kayo, siguro ang kwentuhan nyo yung sinaunang panahon pa rin. Noong una, dahil unang pumunta yung isang kabarkada namin babae, nagpunta siya sa West Germany. Pag-uwi siya, kamustahan, ang saya-saya namin na ano. Ang totoo niyan, sabi nila ang pinakamasaya daw sa buhay ng isang estudyante yung high school life. Mm-hmm. Pero ako, mas na-enjoy ko yung college life. Kasi doon ko nakita yung mga totoong tao, totoong kabarkada. Imagine, matagal na kaming graduates, pero hanggang ngayon, magkakasama pa rin kami. Ganun. Nakakatuwa naman, ano, Tito Pablo, kasi dito sa kwentuhan na ito, I'm sure ang lolos and lolas natin, nare-recall din ninyo yung mga kwento ninyo nung high school kayo, nung college kayo, at isang biyaya talaga. At ngayon, sigurado mga lolos and lolas na itong mga tinutukoy mo na kaibigan. At parang Tito Pablo, sa kwento mo, parang hindi lang kayo magkakaibigan, parang naging magkakapatid kayo. Magkakapatid talaga, magkakapatid. Pero siguro ikaw ang leader. Hindi. Hindi ikaw ang leader hindi, nila? Hindi. Ako lang yung nasa average. Kasi nagagalit nga yung mga kabarkada kong babae. Dahil ang time namin is 4:30 hanggang 8:30 ng gabi. No?
Eh, nagagalit yung mga barkada kong babae kasi doon pa sila uuwi sa May Kawayan, sa Grace Park. Itapos na yung oras, dinidebate ko pa yung ano, dinidebate ko pa yung professor. Kasi meron siyang mga prinsipyo na alam kong hindi tama. Ayun, para naman talagang pinakikipaglaban talaga pala kung ano ang alam na tama. So alam niyo, ang dami ko pang gusto itanong, no, at ikukwento sa atin ni Tito Pablo sa susunod natin, no, na kabanata. Sa Lunes ho, huwag kayong mawawala, i-discuss natin ang kanyang naging career, ang kanyang love life, at kung kumusta na ba ang kanyang mga apo. But for now, panandalian muna tayo maghihiwa-hiwalay at hayaan niyong ako'y mamuno sa panalangin at hihiramin ko ito kay St. John Paul II. Ito ay mas kilala ho siya bilang the Pope of the Young. Samahan niyo po ako sa ating pangwakas na panalangin. Turn your loving gaze, O God, upon young people. They carry in their hearts a great hope. Make them strong and pure so that they can build their tomorrow with confidence. Let them receive freely the gift of the faith, accept it with gratitude, and develop it with generosity. Mother of Christ and our Mother, help them to be now and forever faithful to Christ and the Church. Amen. Let us praise the Lord. So once upon a time sa buhay ni Tito Pablo ay binalikan niya ang mga mapapait na karanasan na nagdulot ng magagandang pangyayari sa kanyang buhay. So wag ho kayong aalis, babalikan ho natin ito sa susunod na Lunes at binubuo natin ang The Grace of Grandparents series. Thank you, Tito Pablo. I'll see you again on Monday. See you. Bye-bye.